Naging susi ng pagkakasundo ni Wilma V. Galvante at Annabel Rama si Mother Lily sa ginanap na post-birthday celebration ng una nitong Webes ng gabi sa Imperial Suites. Saksi ang StarTalk TX host na si Butch Francisco sa renewed friendship ng magkaibigan na ilang taon ding di nagkaunawaan. Just talk to Annabel for 3 to 4 times. Sabi ko, you attend naman the birthday ni kalimutan mo na yung nangyayari. She just smile. The third time was here yesterday. And then I talk over the phone. Wilma answered the phone. I said, oh, you talk with Annabel. And if, kumusta ka na, Day? Sabi niya, sa bahay lang, ano ng TV. Kasi ang sabi niya, yung usual, oh, kamusta ka, Day? O di sabi ko, eto, nanonood ako ng news. Para wala lang. Every time I go to church, I really pray for them. Sabi ko, sana makabati sila. Wilma, siguro nga. Lahat ng mga text ko sa iyo ang sasama talaga. Hindi mo ako sinagot, hindi ka nagpapa-interview na nagtatawag sa akin mga sasamang tawag. Kaya gusto ko talaga magbati tayong dalawa galing sa puso ko para ngayon wala ka lang marinig sa bunganga ko na naninira against you. I am glad that Annabel is here tonight to greet me and to make peace. Trabaho lang naman every time, all the time, ever since, walang personalan. Sa personal level, we're good people. We want to be good friends. We want to be civil. Pagdating sa trabaho, there will always be conflict, di ba? And then we address it the best way we could. The most professional way we know how to. Explain ko kagabi kay Eddie na sabi, natutuwa naman sila. Mabuti naman ginawa mo yon, sabi ni Eddie sa akin. Mabuti naman yon, Chris naman. Nakatulong naman si Wilma sa atin, sa akin, pero pa lahat-lahat tayo. How do you feel about that? Okay din. Mabuti naman. Kasi, di ba? Isa ring dahilan na nag-udyok kay Annabel na makipagkasundo na sa kung tawagin ay Ma'am Wilma ay ang pamamaalam nito sa pwesto bilang Senior Vice President ng Entertainment TV ng GMA. Wilma, kung ano mo yung mga nasasabi ko sa TV, sa lahat ng mga paninira ko sa'yo, dahil mainit lang ulo ko sa'yo, pasensyahan mo na. Kung nasaktan ka, I'm sorry. Hinabahaba nung alita na yun. Ano ang na-miss mo kay Wilma? Na-miss ko sa kanya yung naming chismisan sa office niya na halos everyday nandun ako sa kanya, nagkwentuhan kami. At saka nakaka-miss din siya. Kaya lumambot ang puso ko nung nalaman ko na wala na sa GMA.